Gaano nga ba kahalagang malaman ng publiko ang tunay na lagay ng kalusugan ng mga inilulukluk nilang opisyal sa gobyerno, partikular na ang Pangulo ng Bansa? Ayon nga sa isang abogado, karapatan ng taong bayang maging informed sa totoo at kasalukuyang mental at health status ng presidente. Ang buong detalye sa report ni Angel Pastor. Culpable violation ng ating saligang batas is one of the grounds for impeachment. Karapatan ng taong bayan na malaman ang mental at health situation ng presidente. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino na maaring maging ground for impeachment ito sakaling tumanggi ang Pangulo na ipaalam ang kanyang health status sa publiko. Mababasa sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na kung may malubhang sakit ang Pangulo, kinakailangang ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan sa kalusugan. Ang mga miyembro ng gabinete na responsable sa National Security at Foreign Relations, pati na ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, ay hindi dapat pigilang magkaroon ng access sa Pangulo sa panahon ng kanyang karamdaman. Sa isang pagtitipon sa Davao City nitong linggo, isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang drug addict. Ani Tolentino, dapat sagutin ng Pangulo sa isang proper forum ang mga alegasyon ni Duterte para matapos na ang mga haka-haka kung may health o drug issue ba siya. Ang presidente ng Pilipinas, may tinatawag tayong public trust issues, yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacañang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin sa ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? Kung tumanggi naman ang Pangulo na isapubliko ang kanyang kalusugan, maaaring mag-file ng petition for mandamus ang publiko para magsagawa ng drug test ang Pangulo. Mag-drug test siya, in open, live yan. Dapat na hindi pwedeng hokus-pokus yung drug test. Kailangan full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang drug issues. Bago naman lumipad patungong Vietnam si PBBM, ay sinagot niya ito at sinabing maaring epekto lang ng fentanyl ang mga alegasyon ni FPRRD. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9 News.